share something with you today, and this actually happened back in the early 2000s when I attended Singles Weekend Retreat, and during a break, I had a one-on-one talk with one of our leaders, Brother Noel Camilla, pero hindi naman ito nakaschedule na one-on-one. Nagkataon lang na kwentuhan kami, and there were some things that we were able to talk about na I completely forgot. But this one talaga, until now, dala-dala ko siya. Never ko na siyang nakalimutan because this is so important. And itong isi-share ko sa inyo is about pagtulong. And I know na siguro yung human, mga humans, no? By nature, matulungin naman, diba? Iba-iba lang ng kakayanan, iba-iba lang ng klase ng pagtulong. And itong na-share sa akin ni Brother Noel na pagtulong, meron pala siyang tatlong klase ng pagtulong. So again, ito ay sinishare ko lang sa inyo. Ngayon, kung may iba kayong pamamaraan, or kung nag-a-agree kayo, o kung hindi kayo nag-a-agree, ayun, ito po ay sinishare ko lang sa inyo, para kung may mapulot kayo. So anyway, according sa na-share ni Brother Noel, may tatlong klase ng pagtulong. Yung una, yung nagtatanong. Okay, so explain natin later. Pangalawa, yung hindi nagtatanong pero hinihingi. Yon, hinihingi. And then yung pangatlo ay hindi nagtatanong, hindi hinihingi, pero between life and death. Yon. So ito yung mga categories na tatanungin mo saan nagfo-fall yung pagtulong na gusto mong gawin. Okay. So unahin natin yung nagtatanong. Ang pagtulong, gusto mong tumulong, pero may mga bagay na kailangan muna nating itanong. Alam ko bukas din ako sa mga ganito, na may mga instances na hindi mo naman kailangan i-assume. Okay? Okay, bigyan ko na example. Nabalitaan mong nawala ng trabaho ang kaibigan mo. So, nag-isip ka kagad. Ikaw yung, di ba, without asking, naisip mo agad na, ay, wala siyang trabaho. Yung wife niya, wala rin trabaho. Tapos, anim yung mga anak niya. Paano kaya sila kakain? Aha, dahil wala siyang trabaho, at iniisip ko na baka wala silang kakainin, bili kaya ako ng mga delata, bili kaya ako ng mga panset, kanin, bigas, or anything. Mali-mali na yung sinasabi ko, ha? Pero kanin, di mo kanin. Pero ibig sabihin, mga pagkain, iniisip mo. Kasi, naisip mo kasi na, paano sila kakain, di ba? So, eto ka na, nag-isip ka na kagad na yun ang kailangan niya dahil nawala ang trabaho. Ipinadala mo sa kanya. Pinadala mo lahat ng mga pagkain na yon. Without asking kung yun ba ang kailangang tulong, di ba, na kailangan. Or kailangan ba niya ng tulong in the first place, di ba? Kasi nabalitaan mo lang at ikaw lang yung nag-isip na baka wala silang mapambili ng pagkain. So, nung dumating sa kanya, na-offend siya. Diba? Ito eh, example lang po ha, na bakit kailangan magtanong. Na-offend siya, yung kaibigan mo. Bakit ka mo? Kasi may mga tao na ayaw isipin na, naghihirap ba kami? Mukha ba kaming namamalimos at pinadalhan ng mga pagkain, mga dilatang, parang mga binili sa, or baka donation din lang yun sa inyo, tapos pinadala nyo sa amin. Diba, yung mga ganun ba? Ayaw nating dumating sa punto na maaalangan yung taong gusto mong tulungan, although maganda intention mo, pero ang tama pong pamamaraan, kaya sinasabi na ang pagtulong, kailangan nagtatanong. Nabalitaan mo, so kamustahin mo muna. At sabihin mo na, oh, kamusta ka na? So pag nag-open up yung tao at sinabi niya, ito nga eh, wala akong trabaho eh. O ano, kailangan mo ba ng tulong? May kailangan ka ba? So halyaan yung mag-open up yung tao. Hayaan nyo na manggaling sa kanya kung ano yung tulong na sasabihin niya. Pwede naman niyang sabihin na, tulong, may alam ka bang pwedeng malipatan? Kasi dahil nawala ng trabaho, wala kaming
hindi na namin ma-afford ang pagbayad ng apartment o ng bahay, so kailangan namin tumulong. At least, alam mo na, yun pala yung kailangan niyang tulong, hindi yung pagkain, di ba? So, makakatulong naman sa tingin mo, I mean, yung intention mo is makatulong, pero iba pa rin yung nagtatanong para mas proper yung tulong na maibibigay mo kung makakatulong ka nga. May isa pang instance na kunyari nabalitaan mo na nasunugan, 'di ba? So wag ka kagad mag-assume na siguro damit ang kailangan kasi syempre nasunog, 'di ba? Or siguro sapatos ang kailangan kasi siguro paano naman sila lalabas kung wala na silang sapatos, yung mga ganun ba? Mas maigi pa rin na itanong mo muna kasi baka ang kailangan nila is pera o kailangan nilang mag-raise ng funds. So, unahin kung ano sa tingin maigi kasi manggaling sa kanila yung tulong na hihingin kasi sa tingin nila, yun ang mas makakatulong na una sa kanila. Hindi yung tayo nag-feed ng tulong na hindi naman natin alam kung yun ba talaga yung pinaka-urgent na kailangan nila. Yun. So, okay na. Siguro ngayon, habang sinishare ko sa inyo, baka may naiisip kayo na instances na, ayoo nga, no, dapat pala nagtanong. Oh, ito pala yung isa na kailangan mo magtanong. Kunyari, meron kang kaibigan na nabalitaan mo na down na down, depressed siya, at inisip mo, naku, kailangan ito ng kausap, baka anong maisip niya. So, ikaw, ang instead na tanungin mo kung kailangan ba niya na talaga ng kausap, te-text mo o kukulit-kulitin mo ng tawagan siya kasi iniisip mo, baka kung anong maisip na itong gawin dahil depressed. So, kailangan tawag-tawagan ko siya, yung ganun ba? So, or kaya biglang ite-text mo na lang na, naku, ilabas mo lang yan. Tara, dadaanan kita mamaya. Ilabas tayo, ikain mo lang yan. Yung depression mo na yan. Hindi mo alam na itong palang kaibigan mo, mas gusto niya ng mapag-isa. Mas gusto niya magkaroon ng space. Mas gusto niya ng sarili mo na yung kasama niya. Or just to be alone, di ba? Para mapag-isip ang mga bagay. May mga taong ganon, mas gusto nilang mapag-isa. So, wag mong papanguna at bigla mong susunduin na, dadaanan kita mamaya, kailangan ilumabas ka. But, hello, tanungin mo muna, gusto mo bang kausap? Gusto mo bang puntahan kita? So, walang masamang magtanong kasi baka na babypass natin yung kanilang emosyon, di ba? Yung desisyon nila na just to be by themselves, di ba? Naalala ko, last December, nung nasa Philippines ako, at Paskong-Pasko nga, na-rush sa hospital yung brother ko. So, yung best friend ko, ever dependable best friend of mine, si best friend Ami, so, umiiyak nga ako sa kanya, and then, she actually texted, nag-message siya, nag-message ba siya o tumawag siya? So, nakalimutan ko na kung tumawag ba o nag-text. Or tumawag yata at that time. Kasi sinabi ko yung nangyari na I'm so sad. Kasi nasa hospital brother ko. Hindi kami makapag-celebrate ng Christmas. So, ang sabi niya, alam niya kasi ganun na kailangan ko maglabas ng, ang tawag natin dito, maglabas ng emosyon. So, ang sabi niya sa akin, gusto mo bang puntahan kita dyan para may makausap ka? Pwede ka namin puntahan. Sabi niyang ganon. So, dahil nagtanong siya, sumagot ako. Sabi ko, thank you so much for your thoughtfulness, best friend. Pero, mas gusto ko ngayong mapag-isa lang. Dahil kung dadating ka dito, baka hindi rin ako makapagsalita dahil iiyak lang ang iiyak. So, sinunod niya yon. So, yun yung isa sa maganda na gusto mong tumulong pero unang-una magtatanong. So, ang ikalawa is, 'di ba yung una is pag nagtatanong, 'di ba? Yung kung gusto mong tumulong magtatanong. So, ang second natin is hindi ka magtatanong pero hinihingi. May mga tao na sinasabi nila kung ano yung gusto nilang tulong. So, ito yung humihingi. Humihingi ng oras, humihingi ng pabor, humihingi ng anything. So, kung ikaw ang isa
sa mga hiningan ng tulong, kung anumang pamamaraan, at dahil hinihingi, dapat masagot mo kung pwede ba nilang mahingi yung tulong mo. Halimbawa, pwede bang pwede bang maihabilin yung mga anak ko kasi walang magbabantay? Kunyari, kaibigan mo, diba? Hindi ko naman sinasabing random people. Mayroong gusto humingi ng tulong na magpapabantay ng anak nila kasi may pupuntahan sila at hindi nila mababantayan. So, kung halimbawang hindi kayo able, kailangan masagot at maibigan nyo yung tamang sagot na kailangan para naman makapag-prepare sila ng ibang option kung hindi nyo kayang maibigay yung tulong na yon. Ibig kong sabihin, kung alanganin kayo at hindi nyo kayang i-commit yung pagbabantay sa bata, sagutin nyo at huwag nyo, kung tumatawag man sila, huwag mong i-avoid yung call o kaya kung nag-text sila, kailangan masagot nyo po agad para kahit hindi man nyo talaga natulungan na mabantay nyo yung bata o yung maibigay yung hinihingi nilang tulong, at least nakatulong pa rin kayo. Dahil kung sabihin nyo, ay hindi pa pwede, sorry, kasi may lakad din kami, o kaya meron din akong gagawin, or busy, may kailangan tapusin, yung something like that ba. So at least sila na humingi ng tulong, magkakaroon naman sila ng time pa para makapaghanap ng ibang option. So yun yung sinasabi ko, na hindi mo naman talaga lahat magagawa yung tulong na hinihingi, lalo at hindi ka preparado, hindi ba? What if ang hinihingi tulong ay pera dahil kinapos, may kailang bayaran? So, kung wala ka namang pera, so, ibig sabihin hindi ka makakatulong, di ba? Pero makakatulong ka pa rin kung sasagutin mo ulit. Diba? Halimbawa, tinext ka, tinawagan ka, o nag-leave ng message, tapos nangihingi ng tulong, o nangihiram ng pera. So, ikaw naman, dahil yung mga tao kasi allergic eh, pagka, ay, naku, humihiram ng pera, takot na takot. So, kaya ngayon humihiram dahil kailangan ng tulong, hindi ba? So, kung wala ka mang pera na maipanghihiram, ang tulong na maibibigay mo, is sagutin mo, huwag mong iwasan. Sagutin mo na, sabihin mo na, wala ka rin pera. Yun. Para magkaroon sila ng pagkakataong makahiram, makahanap ng ibang po pwedeng malapitan. Yun yung tulong na naibigay mo. Kasi kung iiwasan mo, kung iisnabin mo, o pagtataguan mo dahil ayaw mo lang silang bigyan ng ganun tulong, eh hindi makakatulong yon. Unless may red flag na parang, naku, hindi, ano lang to, mang-iisang, kilala ko na to, mang-iisa lang to. So, yun siguro, pwede mong iwasan para naman ma-protectahan mo yung sarili mo. Pero kung halimbawang kilala mo yung taong humingi ng tulong at may tiwala ka, the way na makakatulong ka is sabihin mo agad kung meron ba silang maasahan o wala. Yun. Ano pa yung klaseng tulong na nanghihingi? Halimbawa, may kaibigan ka ulit o may kakilala ka ulit. Eh, huwag na tayong lumayo sa ibang tao. Diba yung mga kakilala mo, kaibigan mo, tumawag sa'yo or nag-message sa'yo, sinabi sa'yo na malungkot ako ngayon, may malaki akong problema, kailangan ko ng makakausap. Kung sa tingin mo, ay pwede mo namang maibigay sa kanya yung ganong klaseng tulong na mapuntahan siya, or pwede mo sabihin na, saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong mag-usap tayo para mailabas mo yung nararamdaman mo? Yung ganun ba? Ngayon, kung sa tingin mo na wala ka ng pagkakataon na makapunta ka, kasi malayo yung bahay niya, or wala kang sasakyan, or kaya gabi na, pwede mo naman sabihin na, sorry na hindi ko kayang makapunta dyan at this time, pero alam mo na pakikinggan kita, pwede ba mag-usap tayo sa telepono, pakikinggan kita kahit mahaba pa yan.
Yung ganun ba? So, para ma-assure mo yung tao na andyan ka, handa ka pa rin tumulong. Yun. So, yun yung isang hinihingi. Ngayon, kung may mga iba pa kayong naiisip na klase na hinihingi yung tulong, ay mag-comment lang kayo. Para maisip ko na, ah, oo nga, no, may mga ganun palang pangyayari din. So, ito yung ikatlo, yung between life and death. Ano yung mga instances na hindi mo kailangan itanong at hindi rin kailangan hintayin na hingin sa'yo ay tulong? Halimbawa, nakakita ka ng hinuhold up, ba? Diba? Hindi mo naman kailangan magpaka-hero at ikaw yung hindi ka naman si James Bond, hindi ka rin si Superman para sugurin mo yung nanguhold up. So, kung may nakita kang hinuhold up, syempre, between life and death yon, alam mo talaga na kailangan ng biktima ng tulong, ba? Diba? So, maghanap ka ng tao na pwedeng tumulong. Baka merong kung barangay mayan o baryo, 'di ba? Kung may pulis ba diyan, may mga tanod, 'di ba? Yung pwedeng makatulong or tawag ka sa 911 or I mean kung saan lugar. Sinasabi ko lang 'to, may example ko medyo 'di ba, yung parang depende kung nasaan ka, saan nangyayari 'yon. Basta humanap ka ng pwedeng makatulong para matulungan yung taong nakikita mong hinuhold up. Hindi mo pwedeng deadmahin. Otherwise, hindi ka nakatulong, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi mo naman kailangan ikaw yung sumugo dun sa nanguhold up. Kailangan mo lang gumawa ng paraan dahil alam mo na kahit hindi hingin sa'yo at hindi mo kailangan itanong, ay kailangan mong tumulong. Yon. May isa pang instance, kunyari, between life and death, nakakakita ka ng taong nalulunod. Alam nga namang itanong mo, hello, kailangan mo ba ng tulong? Hindi niya kailangan hindi mo kailangan itanong. Ngayon, gustuhin man niyang humingi ng tulong, pero baka yung tubig na nasa bibig niya, hindi na siya pwedeng makapagsalita ng saklolo or sagpin mo ko, nakita mong nalulunod na. So, by all means, kung ano man pa pwede mong maitulong. Ngayon, kung hindi ka marunong lumangoy, maghanap ka ng tao, maghanap ka ng salbabid or anything na pa pwedeng makatulong sa kanya. Kumbaga, dahil nakikita mong between life and death na yon, by all means, kung ano man ang pa pwede mong maitulong, tumulong ka. Yon. Ano pa ang isang klase ng between life and death? Halimbawa, nasusunog yung bahay. Nakita mo. Ito mga bagay na ito yung sinasabi kong nakita mo na nandun ka na, di ba? So, hindi kailangang itanong na, kailangan niyo ba ng tulong? Alam nga naman, sumigaw pa sa, pabuhos ng tulong. So, yung mga instance na gumawa ka ng paraan para makatulong kasi between life and death na. Hindi mo kailangang itanong at hindi kailangang hingin sa'yo kasi between life and death na. Yon. Eto naman, ang sinasabi po natin between life and death ay agaw buhay na, di ba? Na, anong tawag natin doon? Sa bingit na ng kamatayan, di ba? Na parang, it's now or never, yung ganun ba? Na, sa isang iglap, or sa isang, ano bang tawag natin doon? Sa isang iglap, yan, pwede may mangyari, na ano, kung hindi mo agad gagawa ng paraan, very urgent, yun nga po. Yung isang instance pa na, na between life and death, halimbawa, ito na naman, yung nasa harapan mo na, or ikaw nakasaksi, nakita mo na yung mag-asawa, hinahabol ng lalaki, si babae, ng itak. Diba? Alam ka namang itanong mo pa na, kailangan mo ba ng tulong? Kailangan mo bang tumawag ako ng barangay? Hindi sila basta nag-aaway, hindi sila basta nagsasagutan lang. May hawak ng itak si lalaki, hinahabol niya si babae. So, kung ano man ang kasalanan ng nagawa ni babae para habulin siya ng itak, kung lasing man yung lalaki, by all means, magtawag ka ng pwedeng pumigil, diba? Para walang masaktan. Yun yung mga between life and death. So, ano pa? Meron pa ba tayong mga, halimbawa, life and death na usapan? Nahuhulog. Kunyari, nahuhulog sa building. Hindi siya nagpapakamatay, kundi nahuhulog siya. Na siguro na-slide siya. Yung gano'n, nakita mo. Alam nga namang sabihin mo, o tanong mo pa, na kailangan mo ba ng tulong? Oo. Sige, hindi na. Yun yung life and death na by all means.
mahahatak mo ba siya, magtatawag ka na, no, tumawag sa telepono, kailangan mo ng tulong or anything. Basta kung ano man, at least may ginawa kang tulong, hindi yung hahayaan mo na, teka, mahuhulog na siya, hindi naman ako marunong, baka madala-dala niya ako. Huwag ka muna mag-isip noon, kung anong paraan ang kakayanin mo para makasagip ka o makatulong ka, yung gawin mo. So, yun na may mga example na medyo naisip-isip ko lang, hindi ho yan yung konkretong example na talagang ganun, di ba? Ganun-ganun ang nangyari. So, example lang yun. So, again, yung po yung tatlong klase ng pagtulong. Yung nagtatanong, yung hinihingi, at saka between life and death, yun. Yun lang. Sana may natutunan kayo. At kung may iba pa kayong pwedeng i-share, i-comment nyo lang po. Ayun lang. Bye! God bless!